hand nor thy foot offend thee. Cut them off and cast them from thee. It is better for thee to enter into life, half or maim, rather than having two hands or two feet to be cast into the everlasting fire. Ako po muna, pero naibahing yung tubig, sorry. Water, please. Verse 9, if thine eye offend thee, pluck it out and cast it from thee. It's better for thee to enter the life with one eye rather than having two eyes to be cast into hell fire. Take heed that ye despise not one of these little ones. For I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. For the Son of Man is come to save that which was lost. How can he, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the 99, and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth evermore of the sheep than of the 99 which went not astray. Sabay-sabay, dito na lang po tayo. Even so, it is not the will of the Father, which is in heaven, that one of these little ones should perish. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita again. We pray na kayo pamanguna sa amin as we pray also and ask and desire, Panginoon, ng Church of the Lord ay even more maging soul-winning church, Panginoon. Maging maayos ang aming paglilikod sa gatong bagay. Ma-inspire. Patuloy yung persist, Panginoon, person, yung kalooban dito, Lord, mga tao, Lord, na ngayon umaga medyo mahirap, lalo na po yung medyo madali lang. So I pray na tulungan niyo po kami, Panginoon, ng mga kakulangan, provisions, Panginoon, di lang sa time, minsan, Panginoon, sa mga pangailangan financial, Panginoon, para sa gawain gato mga bagay, ng maayos, Panginoon, kayo pong nilig namin, na pag-provide, Panginoon, at ganoon din po kami, bigyan mo kami ng karunungan, maging karapat-dapat din ang bawat isa. And as we study this, Panginoon, nag-focus kami, doon yung desire na magamit nyo sa gantong bagay. At the same time, Panginoon, na talagang mag-effort kami, Panginoon, mahalin yung mga kaluluwa, mahalin mo na yung mahal nyo. But makita namin yung priority nyo rin sa soul winning. Ano yung dapat priority, Panginoon, minsan may talagang maiiwan, nalilive out kami. But yun po, believe yung priority namin ay tama, Panginoon. Ito yung nakakalugod sa inyo. So again, kayo pong manguna. Malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so again, practice natin yung amen, lalo sa lalaki, ha? Amen? Amen. Title po nito, kaninang umaga po, ano yung to seek and to save. Though actually, meron focus tayo nun sa ano eh, yung sa isang bagay. Para tayo ma-encourage, kinala yung subtitle nun is, ano yun? Ha? Winning souls can be hard and easy. When winning souls can be hard and easy, nag-focus tayo doon para maalis, of course, yung mga, ang tawag dito, yung mga hadlang. Kasi yun ang gusto natin mangyari. Naintindihan ko yan as a soul winner din ako mismo. Dumaan tayo dyan. Hindi kailangan mag-hadlang yan. Alamin mo lang kung ano yung hadlang, paano i-tackle yan, paano i-deal. So mawala yan. So again, yun nga, pwedeng maging mahira, pwede na maging madali. So, andun yung dapat yung attitude natin, seeking. Yan ang gusto kong i-focus kanina doon. Yung hinahanap mo, paano ko ba to? Okay, mahirap to, pero hanapin mo paano? Aralin mo kung paano nga may sasagawa. At kaya ang focus natin doon, bandang huli, si Jesus pa rin nagliligtas. Isik mo siya, panalangin mo, hindi mawala dapat yan. And then yung knowledge naman, ha, binibigay naman niya sa atin, willing ibigay, talagang binibigay. I-acquire mo yon by studying, observe. Kayang-kaya yan. So, pero ngayon, ang focus natin, ito po yung parallel verse nung kanina sa Luke 19:10. Ito naman, 18:11. Okay, kung napansin nyo, ha? Sabi po dito, for the Son of Man is come to save that which was lost. So, medyo pagkakabago, nawala yung seek, pero at least, at ang pangalawang kaiba niya, yung context niya, kanina ang context yung kay Zacchaeus. Ito naman, ang context, medyo mahaba, no? Sa church to, and then soul winning din at the same time. And then yung sa first part, nabasa natin, sa mga bata, little children. Kaya ang title natin again, to save the lost, focus the lost. And then ating subtitle is priorities in winning souls. So may mga
Priority, again, pag may misyon ka, kuna, iligtas mo tong 10 VIP. So, ano gagawin mo? Sabi, dapat 10. Hindi kaso, kung hindi mo kayang iligtas yung 10, at least isa, dalawa, tatlo, siyam. Ganun naman yan, kahit mga bata, huwag kayong kahit sa ating buhay, yan, kahit sa studies nyo, sa oras nyo, minsan yung anak ko, minsan nag- ay, oras na, no, maglilinis ba ako, mag-review, mag-sisipilyo. Priority mo lang yung kaya, kaya masyado matatanta. Pag alam mo yung priorities mo sa amin, ganun din. Anong nga unahin ko dito? Hindi mo sigawan yung boss mo, di ba? Alam mo, prioritize mo. Ito yung mas importante, ito yung urgent, ito yung high priority, second priority, third priority, ihulumi yung iba. Hindi ka malilito, ganun din soul winning. Hindi ka iligtas lahat eh. At yung iba na gusto tayong lituhin, ay, yun nga, susubukan nilang lituhin tayo sa priorities. Gusto nila, ligtas lahat. Hindi naman, di ba? Kaya tayo, malinaw sa ating reprobate doctrine. Hindi na nga natin matatouch dito yan. Obviously, ano na yun, exemption na. Okay, pag alam mo reprobate, at alam mo, at walang duda, wala na yun, wala na pakilam dun. Okay? Pero yung kanina ng umaga, yung mga mahirap, aralin mo din, baka ka mag-anak mo, yung mahal mo sa buhay yan. So, pero pwede yun. Ngayon, kung tayo sa laws, may mga priorities na bibigay tayo dito na nakita ko sa chapter na to, talagang ano siya glaring siya, practically, both practically and spiritually din, totoo to. Okay, kaya hindi tayo malito. Ito yung unahin natin. Alamin natin ang priority soul winning, okay? So, introduction. Nga, para tayo malaman ang priority soul winning, hindi tayo mahadlangan, hindi tayo hinto, hindi tayo ma-discourage, at lalong hindi tayo papalito sa iba. So, again, nabanggitin ko na yung medyo glaring dito, yung isang, yung victory ba yung bad? Na meron silang mga ministry sa mga bakla. Yung palang, alam mo nang mali. Kaya lagi natin pinapoint yun kung saan yung ginagawa nyo dyan. Iba naman, ministry sa mga Udyo. So, hindi mo alam, papagalingan to eh. Kaya si, sino ba yung pumunta sa, ano, si Almedo ba yung pumunta sa Abu Sayyaf? Hindi, yan. Yan eh. Magmamagaling ka na nun. Amen? So tayo, hindi tayo ganun, inaalam natin, kalooban ng Diyos, may mga priority ang Diyos, yun din ang priority natin dapat, hindi yung mabida. Kasi nga, pag pumunta ka Abu Sayyaf, siguro, pag pray niya, buwalak niya mag-pray yun, eh, man ko. O kaya mga bakla, pag nasave yung bakla, sa pala, hindi naman ako save yun. So yun yung mga iniiwasan natin. Kasi hindi ang Panginoon ay bibigyan tayo ng task bandang huli. Bukod sa ma-discourage tayo, hindi lang baka ma-discourage, baka talaga masira ka ng ulo kasi mali yung priority mo eh. And yung reset na nasabi nga sa inyo, ngayong umaga, di ba, yung magpapastol, hindi pinaprioritize sa iyo yung magaling ka magsalita minsan. Maganda rin yan, nag-improve si Bud, amen? Gawin natin lagi yung Bud, ha? Nakakita ko, ang ganda ng improvement na yun. Parang mas magaling magsalita sa akin. Practice din kasi, tsaka ano. So, yung gusto ko sabihin ay, ano sinasabi ko? Saan ako rin na? Yan. Bakit yung mga pastor minsan nag-give up? Ano yung sira ng ulo? Kasi baka mali din kasi yung ano mo, yung sa umpisa mo pa lang mali na. Iba. Ano ba yun? Si Mother Teresa, obviously, kulto na yun. Pero hindi nila alam yun eh. Dapat may kalituhan. And then yung iba, pastora pa, obviously, mali na naman. Pero siyempre, magdadahilan pa yan. Eh, gusto mo maglingkod sa Diyos eh. Di maglingkod ka sa Diyos. Ba't ka lalagpas ng boundary mo? Diba? And then yung iba naman, yung kapastor, hindi alam kung anong kalooban ng Diyos, no? 5 beses pa lang nabasa ang Bible, tapos gusto na magpastor. Magaling sa isang bagay, okay yun. Hindi doon ka maging magaling. Pero patingnan mo na may mga ibang kailangan pa, bilangin mo. Yung sabi sa John din yun, no? Look, asan ba yun? Yung sabi yung count the cost. Kakayanin mo ba? May pang... Baka hindi, ano ka, may banderang kapos ka, sabi nga, di ba?
yung lakas, yung skills na na-acquire mo, knowledge, and then experience, makakapos yan. Gusto mo lang mag-push kasi na, pastor ka na. Alam mo, ganun-ganun lang. Bandang huli, kapos. So, ganun po tayo. Tayo, inaaral natin lahat. Sabi sa Bible, let all be done decently in order. Bukod sa church yun, pati sa pag-aaral. So, kaya again, na-bless na tayo sa kanina, natuto na tayo. Focus natin sa inalis natin yung problema, sa mahirap mag-soul winning. So, ngayon naman, priority natin. So, again, hindi natin maliligtas lahat. Pero maliligtas natin iba. Try natin na mas maraming maligtas. So, one way in doing that is acquire natin skills. So, over the years, napansin ko yung aking ano, medyo nagbabago yung aking presentation. Kasi dapat mabilis, malinaw, at the same time, maalala nila yung mga illustration, hanggat maaari, ganun kababaw na kahit mga bata, kaya. Yung mga yung consider mo, kasi pag binigyan ka ng pagkakatao dyan, banat na yan eh. So, hanggat maaari, the best na yung presentation mo, kabisado mo, hindi lang yung verse, pati yung sequence, di ba? Ayan, so pero ngayon, ano yung priority in winning souls? So, dinefine natin kanina yung ligtas, at yung ligtas, well, mayroong danger, inalis mo siya doon. Pero isang term lang yung gusto natin, ano ngayon, lose. Ano yung sabihin ng lose or lost? Sinabi pang lose, nasa yun na, nawala pa. Pero may iba pang ibig sabihin niya, katulad din sabi, to bring to destruction. Okay, damn. Oh, alam niyang ano yan, King James pa yung special. Yung example, oh. Makita niyo ba yan? If he shall gain the whole world but lose his own soul. Ayos, no? So, yan. To miss one's possession, pwede rin ganun. Suffer deprivation, suffer loss. Madalas yung sinasabi sa Bible din, King James, no? Suffer loss, inalaw or nangyari na nawala. Ba't nawala? Sana walang mawala. Hanggat maaari, lalo importanteng bagay. And then, yun na yun. Waste, pwede rin ganun. So, dyan tayo ngayon mag-focus. So, 4 points lang po ito. Number 1, nakita natin sa chapter. Hindi natin binasa lahat kasi napakahaba. Pero nakita natin sa 1 to 6 and then babanggitin ulit sa 10 and 14. Madalas nabanggit yung little child. Okay? Kaya, bilisan ko lang ha, sabi dito. Unang ginawa niya, tinawag niya yung mga disciple and then tinawag niya yung isang maliit na bata, nilagay sa gitna nila. Okay? Parang, sino bang inosente dito, mukhang inosente? Alam niyo yung mga kahit, yan, usapan namin kahapon, tsaka ano isang araw, mga pastor minsan, nagaganyanan yan eh. Kahit dito siguro, yung mga worker dati dito, siguro, sino papagalingan dito? Huwag na huwag, ha? Hindi spiritual yun, pangit, di kailangan. So, kaya I believe, nakita naman natin yung scenario din, no? Sa Bible, kung saan, sino yung nagpagalingan, yung son of Zebedee, di ba? Gusto nila, pati nanay nila, dinamay pa. Kasi talagang tagasunod ka ni Jesus, aramdam mo yun eh, na may patutunguhan ka. Anak to ng Diyos, taong Diyos. Tapos tagasunod ka doon. So medyo na ano yung sarili mo, parang tayo ng mga Baptist. Kaya nga may Baptist day yan eh. Ano yan eh, party yun, I believe. Kasi yun, nakita nila, uy. Kahit sa Pilipinas, ang muna sa population ng Katoliko, ay salamat na ano rin yung mga Baptist dito kahit pa paano. Nakita nila, ay magandang dami na rin natin, kahit iwaiwalay. So, bisa na ano tayo, nalilift up. So, pero hindi dapat. Even sa mga apostles, disciples, ganun. Kaya ang ginawa ng Panginoon, ma-resolve ba ito, maintindihan nila na paglilingkod pala, hindi dapat ganun. Ginawa niya kayong bata. At ang sabi niya, basically, gayahin niyo to. So, medyo ma-tetekin na back yung tao. Ba't yan? Yung bata, wala kang alam yan eh. Eh, sina Peter and Jess siguro, ang gagaling na mag-preach. Papagaling na may sakit. So, pinaalalahanan sila, tayo din, therefore, na, hoy, sandali. May mga importanteng bagay na dapat niyong makonsider. Yan. Kaya, ano yung mga sinabi niya dito? So, tinawag yung bata. Sabi niya, verily, ha? So, focus. Except you be converted and become as little children, you shall not enter the kingdom of heaven. So, mabigat to. Usapang salvation to.
So ang tanong dito, may ginagamit ito ng iba sa work salvation, kaya dapat malingat tayo sa pag. Hindi sinabing kailangan maging bata ka na uwi si bata ka. Malala ko talaga, preaching na tayo dito eh. Pero ulitin ko lang pa sa iba. Ano yung sinasabi na dapat maging bata ka? Hindi ka maging bata, hindi isip bata. Yung may parte sa mga bata na dapat mong gayahin at maging ganun ka rin. So, na-point out natin sa dating preaching, wala ako dito ngayon, isa-isahin ko na lang, mabilis lang. Ano yung mga dapat meron sila na wala tayo na kailangan meron din tayo? Humility, na naging pala dito. Ano pa? Yung pagtanggap mo sa Panginoon talagang buo. Hindi, walang pagkukunwari. Ganyan yung mga bata eh, di ba? Yan ang maganda sa bata. Lalo sa kaligtasan, hindi mo yan maunahan. Lalo yung mga yung iba dyan na self-righteous. Okay? Kaya sabi dito, usapang kaligtasan to ha. Sabi dito, whosoever therefore shall humble himself. So ito na yung mga keyword. Hindi kailangan maging bata na isip bata na puro labo ang gusto, immature, hindi. Binanggit naman niya yung mga karakteristik ng bata. Dapat meron tayo humble, little, ibig sabihin na hamak, no? hindi ka magpaputol ng paa. Ibig sabihin ko lang, may karakteristika na dapat natin mahal. So yun, humble, and then ano yung point dito na kung paanong tinanggap ng ibang tao yung maliit na bata, tinatanggap si Jesus. So, ginamit niya na rin dati yung pagsabi, pag may nakakulong daw, binisita mo, tinulungan mo yung mahirap, parang ginawa mo na sa kanya yun. The same yung idea dito. Kumbaga, yung dapat yung mga bata ay ating may concern tayo, tinutulungan natin. Amen? Kahit din sa dating mag-anak, ganun dapat yung puso natin na awa tayo dyan. Okay? Punta na nga tayo sa first point. Kamaya na yan. Dali. Sabi sa 6, ito pa yung isang bagay sa mga bata. May special status sila. Tingnan nyo ha. So, but whoso shall offend one of these little ones which believe in me. So, hindi lahat ha. Yung mga nanampalataya lang kay Jesus. Sabi dyan, it is better for him that a millstone were hung about his neck and that he was drawn in the depth of the sea. Sa Tagalog, pag meron daw mga taong makasalanan, di ba? But especially pag ang biktima mo daw, binibiktima mo mga bata, mananampalataya, mga inosente. Sabi, si Jesus nagsabi nito, ha, dapat daw sa iyo, ito yung example po na reprobate. Okay? Kasi titignan mo, ang bigat naman ng judgment ng Diyos dito. Eh, tsaka ito, middle school yung ginagamit ito pag yung kausap mo, mga tawag doon, mga snowflake, ibig sabihin yung ayaw ng violence, kunwari. Eh, huwag ko lang yung mga bakla. Yung salita mo naman. Yung salita mo, masyado. Eh, si Jesus nga, di ba? Parang di ka naman Jesus-like niya, Christ-like niya. Ito yung sinabi ni Jesus eh. Ito yung totoong Jesus. At ang sabi niya, pag itong mga maliit na bata, kunwari, sino bang innocent yung bata dito? Yayasin, nasaan? Si Al. O kahit si Gab-Gab, kahit lalaki yan, di ba? Pinoprotektahan natin yan. Hindi natin gusto mabigtaman ng bakla yung something. O kaya ni sino pinapanood nyo dito. Kaya galit tayo dito eh. Nasabi natin. Vice Pangit, sino nakikis, si Tito Big and Joey. Yung utak niya, inaalagaan natin. Pag nakikinig yung salita ng Diyos, mapipreserve yan. Tatalino na. Mapipreserve pa. And then, therefore, iniiwas natin sila sa kalokohan ng mundo, kademonya ng mundo. Kaya si Hyacinth, pwede ka ba dito? Hindi ka pumunta dito. Pakaino si... Ay, galing. Hindi mahihain to. Tingnan niyo si Ayasin. Ganda, di ba? Cute. Cute, cute. Imagine nyo lang. Ito ka dito. Makita ka. Papayag ba ta? Doon, harap ka doon. Imagine nyo lang. Medyo mabigat to eh. Kunwari lang ha. Imagine yung batang yan. Inosente, ang ganda. Tapos bibigtamay na kunwari yung mga sindikato. Ayoko na nung masyadong malaswa eh. Yung ano na lang, iba, kinikidnap yan, ang gagawin dyan, mamamalimos. Ilalay, kikidnapin, tapos dadalhin ko sa ang lugar na hindi siya makaka-uwi. Gano'ng kaloko-loko yun? Thank you, Ayasin. Gano'ng kaloko-loko yung ganun? Yung magagalit ka dun eh. So kaya nga, ang Diyos at kahit tayo, may mga batas tayo, tama ba yun? Alam niyo ba yung mga batas natin?
Nakatulad nung yun nga, yung mga 15 anos pababadong, hindi ko na alam ano yung tamang ano eh, edad. Pero mayroong edad na yun nga, hindi mo pwedeng, yun yung halayan, ganyan-ganyan. May girlfriend naman kami, pero pag may, tanda ka na tapos bata, patay ka dun. May special case yun, di ba, na pwedeng kasuhan yun. Alam nyo ba yun? Bakit sa ginaya ng mga ano yun? Sa dito yung binaya. Sa Bible kasi yung mga batang yan, kaya point natin number one, ano yung priority na pwede natin i-consider? The pure, ganun lang. So itong mga pure na tinatawag dito, mga little children, mga inosente, mga mahina, mga mahirap, okay? So yan ay dapat, kasi ang term din natin dito, can easy be loose, okay? Doon tayo kanina, save the lost, okay? Gusto natin, priority natin itong mga lost na to, basically ito yung mga hindi paligtas, okay? Pero, kaya may mga binigay ang Panginoon dito, dapat makita natin nga yung priority natin eh. Alam natin mga bata, madaling maloko. Alam natin mga bata, ang daling bitbitin yan. Lokohin, ganun din, such as mga false teacher, mga alay nga tinatawag sa iglesia ni Manalo, bobulahin niya, sabi ni Pastor, ano pa raw yan, masusumpa pa raw yan, namatay yung kanilang iglesia ni Manalo na member, na lolo, tatay, pinapatayo daw dyan yung mga bata, sumusumpa ako hindi alis sa iglesia ni Manalo, ginaganon daw yan, ano kung gano'ng katotoo yun ha, kaya yun sabi, pero minilolo mo yun, tapos yung mga katoliko naman, di ba? Banggit ko na sa iyo lagi, naaasal ako, pag naalala ko yung image niya, kita-kita pag ngayon sa mata ko eh. Yung batang lalaki, pinagawa niya, ito yung anito, oh. Oh, halika mo yan. So kaya huwag kayong magtataka, maggalit tayo dyan. Kasi yan ang prinsipyo ng salita ng Diyos, mga bata yan. Hindi mo dapat yan, hindi mo dapat niloloko, binibiktima. Galit ang Diyos dyan. At dapat nasa konsensyo na natin yan. Kaya pinipreach natin yan. Iba minsan, hindi na natin malagay sa salita, no? Pero yun ang totoo kahit sa atin. Kahit mga loko-loko nga, maaawa sa bata. Kasi nasa konsensya natin yan. Ngayon, inaaral lang natin para lalo natin maintindihan ng Diyos galit na ayaw niyang ma-offend yung mga bata especially. Or yung equivalent sa mga bata. Yung mga pure, kunwari si... sino ba mga pure dito? Ay, Stephen. Hindi din eh. Ah, si ano? Ah, si Ray na lang kunwari. Hindi, si ano na lang. Sino ba? Eh, si Christian. Mabait ba si Christian? Eh, di ka tumayo dito, bud. Tingnan niyo yung mukha ni Christian. Ayan, di ba? Okay na, bud. Thank you. Ilalaka na namin eh. Pero kahit hindi na ganun kabata yan, alam mo yung tao na, di ba, hindi masyadong naano sa kasalanan. Alam mo yun, di ba? So, minsan tinatawanan yung iba yung mga ganun eh. Ayan, kahit si Johan, di ba? Alam nyo yan. So, meron tayong special, kaya tawag ko dito, kahit nasa batas natin, may tinatawag dyan na protected group. Alam nyo ba yun? So, madalas yan, bata at babae. Okay? So, in a way, tama yun, though minsan kasi sumusobra din. Ngayon, di gusto pa ilagay yung bakla dun. Yun na ayoko, no? So, protected group. Kaya again, balik tayo sa soul winning. Unahin natin, prioritize natin yung mga the pure. Okay? Ganito yan. Kasi kung meron kang soul win, sino unahin mo? Yung mga alam mo ng abusado ko na, lalo yung mayaman, nabanggit natin kanina umaga, di ba? Meron kang, ito, yung mga nag-uumpisa mag-soul winning. Alam mong maitisod ka sa mayaman, hindi mo kaya, or loko-loko, hindi, again, hindi lahat, ha? Pero karamihan, ganun. So, sino unahin mo? Kaya sabi ko, umpisa mo yung mga bata. In a way, mahirap isolve yun kasi lahat ng terms yan, di-define mo eh. Naintindihan mo ba yan? Hindi po. Explain mo yun. Alam nga namang hindi. Pero at least, yung mga batang yan, hindi yung lolokohin ka na, oo ako, kahit hindi. Yun ang maganda sa mga bata. Kaya, again, ulitin ko ha, the pure. Prioritize natin yung mga pure. Bata pa kayong solve yun na kayo, nag-aaral pa lang kayo, pero mag-ipon na kayo ng mga kaluluwa na itong mga to. Prioritize nyo. Parehong ano yan, nakakatulong yan sa kanila, sa inyo. Madali silang iwin, kayo, madali rin kayo mawiwin. Mag-uwin. Diba? Hindi kayo aasarin yan, bata yan eh. Ba't di mo kami sa ating Bible? Hindi ka ganun yun. So dapat, in soul winning, prioritize mo yan. Amen? Amen. Panalo, diba? Ano pa, yung mga yan, mga inosente. Ang daling mawin yan kasi hindi ka babarahin yan eh.
ang hirap yung mga feeling matalino, mayaman, feeling nila alam nila yung religion, sabi, pare-pareho religion na yan. Ilan pa religion alam mo? O paano mo sabing pare-pareho? Kaya ini-equip ko rin kayo eh, dapat alam niyo yung mga yan eh. Hindi ko nyo mabastusin ha, pero katotohanan yun. Nagpapanggap na marunong yung mga yan pag sinabing pare-parehong religion. Kasi tanong, ilang religion ba alam mo? O sige, hindi niya alam lahat. O sige, magbigay ka ng lima. Katoliko, Muslim, Hudyo. So, sigurado ka pare-pareho lahat yun. Kaya nga magkakaiwala yun, hindi magkakapareho eh. So isang example lang yan. Gusto ko sabihin sa mga special na nag-umpisa, prioritize natin yung the pure. Amen? Again, ito yung mga bata, innocent, weak, poor. Hindi ko na isa-isa dito, pero actually, dito ko rin nakuha to. Hindi ko kinuha to sa kung saan-saan. Sabi doon kanina sa, pasang muna yan, humble. Diba? Whosoever therefore shall humble himself as this little child. Ibig sabihin, mga little child, humble. Okay? Then weak and poor, hindi ko na taan yan. So, number one, priorities in soul winning, the pure. Number two, buong chapter po tayo. So, sa 89, may nabanggit po dito, very familiar verses, na again, medyo striking siya, kasi parang ano siya eh, ginagamit natin to. Obviously, ito ay talinhaga, hindi sinabi ng Diyos na nagkasala ka, butasin mo, putulin mo, obviously, yung talinhaga, ibig sabihin, parang yung sinabi sa Bible na I'm making sin exceeding sinful. Yan ang style natin. Hindi lang basta style yan, talagang yun dapat. Parang kanina. Para hindi natin iwasan na natin, hindi na natin gayahin, at layuan natin. Okay? Yung mga ganong gawain. Kaya ito, sinasabi niya, iksiyan ko na lang ha. Sabi niya, wherefore if thy hand or thy foot, basta yung party daw ng katawan mo, offending, siya, nagginagawa ka ng masama, paano ka gagawa ng masama ng kamay mo? Nagnakaw, kunwari, maliit lang. Ang gumawa actually nun, ikaw, pero, again, ang tawag niya sa gintong talinaga, or yung ano, part of speech, nakalimutan ko parang sinigdok eh, parang ganun. Inirepresent yung kamay mo sa buong katauhan mo, obviously, hindi nagnakaw yung kamay mo. Pero, sabihan ganun, kasi yung nagnanakaw, yung kamay, yung foot mo, kung gumala-gala ka, sabi, ano, yung foot mo yun, hindi naman foot ko yung bike yun, hindi pa, gala pa rin yun. Nasabi dito, pag na-inoffend ka ng mga parte ng katawan mo, putulin mo. So again, rhetoric po yun. Pero anong point? Hindi mo bulagin sarili. Pero ang point dyan, number two, priority in soul winning, dapat dyan, pag ikaw yung soul winner, dapat, namagitan na rin yung pure. Ngayon naman, pag ikaw yung soul winner, kanina, unahin mo yung mga pure, pero kung soul winner ka, dapat pure ka rin. Kaya point number two, spiritual purity. Priority yan, soul winning. Alam mo yan, ang hirap mag soul winning, haharapin mo yung salita ng siya ng gamit mo, dala-dala mo, Bible, loko-loko ka pala. Magkakaroon pa ng confidence ng ganon? Pagkailala ka pa, no? Paano? Again, pwede naman nating hihingi ng tawad sa Diyos and then magbago. Amen? Yun naman yun eh. Pero, ang pinapoint dito sa 8 and 9, dapat pure ka din. Kasi mag-share ka ng salita ng Diyos, again, ang pang hindi gusto ng Diyos yun. Amen? So again, yung gusto ko sabihin na hindi, maraming application kasi yung mga verse. Pero ang kinukuha lang natin yung ating topic ngayon. So obviously, as part of this chapter na focus natin ang aligtasan ng kaluluwa, soul winning, makikita mo dyan, gusto ng Diyos, hanggat maaari, kung mag-soul winning ka, hindi lang basta yung paglabas mo, yung buhay din natin. Pero again, ang gusto kong sabihin ulit, hindi kailangan mag-ihad lang yan. Dapat. So, pwede yung hingin mo ng tawad yan. At pwede rin kasi iba naman, ang ganito, excuse. Hindi ako mag-soul winning kasi hindi pa ako ganun ka, hindi pa naman ako masyadong, kunwari, nag-sigarilyo ako, talagang mali yan. Umiinom ako. Pero tama bang mag-soul winning yung umiinom? Eh, paano kung talagang hindi yung nag-gets yung ano ko, no? Mali yun na dapat iwasan yun. Pero anong priority mo nga? Or kung sasama ka, driver ka sa soul winning. Hindi ako sasama sa soul winning. Hindi ako mag-church kasi umiinom ako eh.
Nakita niyo yun? So, masama yun, pero mas gusto natin nasa church siya. Amen. Nakuha niyo yung point? Kaya priority soul winning, pero dapat nga, kung gusto mo maging effective, kaya ang sub-point natin dito, the best soul winners are the purest of people. Amen. Yung magaling mag-share, and yung inuna niyo muna yung sarili niya, na kinagalitan niyo yung kasalanan, lumayo siya doon, yung buhay niya, medyo matagal na nagliligo sa Diyos, and then saka ka mag-win ng souls, ang ganda nun. Amen. Walang masasabi sa yung iba, kung may masabi man, ginagawa kayo kalooban ng Diyos, ano pa? Tanggapin mo, anong palalait mga datanggap mo, still, na priority mo tong bagay na to. Amen? Kasi again, hindi mo mawala kaligtasan mo, still, makakatisod ka. Okay, kaya yung point dyan eh. Ganun yung, di ba, ikaw yung dating ganyan. Oh. Sorry ka, pasensya na po, nangigil ko na po yun. Soul winning ka pa rin. Amen? So, number two. Ano pa? So, bukod sa kasalanan naman, pwede rin yung tinutukoy na pag-alis, mag-sever, pagputol sa kamay, pag-alis sa mata. Isa makikita mo dyan, para maging effective soul winner ka, ito yung mga ilayo mo ng hindi lang basta kasalanan, pero kahit yung mga bagay na sa'yo na, alam mo yan, kunwari, nakikita ko sa kunwari, example yung mayaman. Kung talaga kahit sa Bible, may nakita tayo dyan na example na may mga mayaman na Kristiyano na. Kaya, ano yung dapat gawin ng mayaman ka talaga eh? Hindi mo naman ninakaw. Ano yung dapat mo i-prioritize? Saan mo gagamitin yung kayamanan mo? Siyempre, pleasure kasi gusto mo yun eh. Kaso nga, diba, nakaka-open din yun eh. Pag ikaw nakita mo ng ibang tao, hindi ka nakikipantay, diba? Kasi kahit nasa church na, iba yung kinakain mo, iba yung kinakain nila kasi mayaman ka eh. Iba yung lugar mo, di ba, hindi ka mapantay sa tao, nakaka-offend. Kaya dinagdag ko lang dito, mas magiging effective soul winner ka pag pumapantay ka sa kanila. Imagine mo na lang, amen, hindi mo kayang puntahan yung bahay nila. Kasi talagang pinagpahala ka ng Diyos, hindi ko sa amin, i-donate mo lahat eh. Pero ang yung mga tao kasi medyo na minahal na lang sila ng gusto yung kasi kayamanan nila, ni ayaw malagyan ng ano, nagkumamay lang, alcohol. Diba? Hindi ka magiging magaling na soul winner nun. Amen? Kaya prioritize mo, bukod sa kasalanan, umalis ka, pati pleasure na rin. Yung mga sobrang pleasure, hindi yung masabayan eh. Kung ano lang, kung talagang para sa'yo, pero pwede kasing gamitin yung mga yan para sa soul winning nga. Okay? So, sana nakuha nyo yun. So, again, ulitin ko as, number one, priority natin, the pure. Number two, spiritual purity. Ibig sabihin, kung soul winner ka, alisin mo yung mga gulo sa'yo, mga kabigat, mga katisod sa ibang tao, sa sarili mo, kasalanan, and then yung sobrang pleasure. Number three, ito yung interesting na, again, story dito. Parable siya. May preaching na ako dito. Pero ngayon, priority natin yung kaligtasan. Dito na tayo pala sa, 12 lang pala. Ayan, mali. 12, pakibasa po. Ready, go. How can ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the 99 and goeth into the mountains and seeketh that which is gone astray? So pa. And if so be that he find it, verily I say unto you, he rejoiceth more of that sheep than of the 99 which went not astray. Then? Even so, it is not the will of your Father which is in heaven that one of these little ones should perish. Okay, ito dito medyo tumagalaw kasi alam niyo yung may mali din eh. Total lang, pag-usapan ng priorities. Alam niyo ba yung sinasabi ni iba? Kaya nalilito yung iba. Sabi nila, ikaw, imagine mo yung sarili mo, meron kang 100 sheep. Kaya dito na lang, member. May 100 member. Tapos yung isa, nagloko. Okay?
Well, si Ate Marge, nagloko, nawala. Saan palagay nyo, hindi ako mag-church, wala muna ng church, hanapin muna natin si Ate Marge. Tama ba yun? Ayun yung maling application dito, yung maling interpretation, di ba? Pero, ano yung tamang interpretation ngayon? Sumakto po sa ating team. Kaya again, ang priorities in winning soul, may nawala daw, pero yung wording dito, parang gano'n sinasabi, pag may 100 sheep ka, nawala yung isa, iiwanan nyo yung 99. Pero tandaan natin, ano yung sabihin ng iiwanan? Kasi wala na siyang pakialam, di naman. Ang pinopoint dito talagang yung pagnanais niyang hindi mawala or makita ulit yung isa. Yan ang gusto ko. So, minaalala ko ang research na ginawa para maintindihan natin lubos nung magligaw. Meron daw isang research. So, pag, ano siya, experiment siya. Totoo siya. Kunwari si Pame at saka si Rain, naglalaro daw. Ang laro is, pag na mag-uusap kayo, kung mag, may choice kayo. Ang choice nyo lang, pwede kayong mag-haggle, no? Nang, kunwari, isang daang 100 pesos. So, gusto ni Pame is 60. Papayag ka ba noon? Sa'yo yung 40. Pag hindi ka pumayag, pareho kayong zero. Sundan nyo ha, sundan nyo. Pero pag pumayag ka, 60 sa kanya, 40. So dapat pareho kayo pumayag in order para kayo ay makakuha. Ganun yung experiment game eh. Alam niyo yung finding sa anong experiment na yon? Pag si Rain daw, ang kalaban niya is robot. Robot, kasi yung sabihin, random lang oh. Mag-random lang yun. Kahit 90 pesos sa kanya, kahit 10 lang sa kanya, automatic yun. Wala ka namang wala ako, di ba? Mas maganda nang sa kanya 90. Robot naman siya eh. So, ibig sabihin, ako, 10 piso. Next game. Ganun ulit. 91 sa kanya, 9 lang sa'yo. Okay lang yan. Pero pag tao na daw, at alam mong tao yung kalaban mo, yung ano mo, syempre hindi ka mapayag. Tindi mo naman, bakit naman 90? 60. 80, 55, okay, mapayag na ako. 50-50 dapat. Eh, minsan, gusto rin makarami ng isa. O sige, 55. Kasi ganun yung game eh. Siya yung mag-suggest, siya yung mag-confirm. Pag 55, okay. Pag 60 na ayaw na. Pero kung isipin nyo, ba't naayaw niya yun? Eh, kaysa naman zero siya. Pero sa experiment na ginawa nila, laging ganun. Mas gusto niya nang mawalan siya kaysa makalamang yung isa. So, anong conclusion natin doon? Sa tao daw, mas gusto na natin yung, mas ayaw natin yung mawalan tayo. Yung, at then, another research naman, ganun din daw sa, kung paano yung iba nagmamanipulate. Kunwari, bebentahan ko si Pame ng cellphone. So, pwede ko sabihin sa kanya, hindi yung cellphone, ano ba, maganda. Yung latest na ano ko. Yan yung binebenta sa feed ko, yung ano, yung sasakyan. Ang binebenta nila yung ano lang pang alis ng acid rain. Okay? So sa halip na ibenta nila, na sabihin nilang pag bumili ka nito, gaganda yung sasakyan mo. Ang style nila ganito. Pag hindi ka bumili nito, baka maaksidente ka. Kasi ganun yun eh. In a way, totoo yun. Kasi pag umulan, pag kumapit yung tubig sa ano mo, side mirror, tsaka sa salamin mo sa gilid, maaaring di mo makita yan. So ngayon, oo nga no, bibili na ako nun. Kaysa ma-accidente ako. So anong point ko dito? Ang point ko dito, mas yung utak natin naka-wire yan na ayaw mong mawalan. Kaysa yung, ano, bibenta ka, nakikita ka nito, or maganda yung sasakyan mo, or kikita ko nari ng 10 piso. Mas bibili daw yung tao kung ang ipipitch ko sa'yo is hindi ka kikita ng 10 piso. Pag mawawalan ka ng 10 piso, pag di ka bumili ito, mas bumibili yung mga tao. Nakita niya ba yun? So yun ang gusto ko example dito. Kasi again, dahil nalilito dito eh. Ang sabihin, ba't niya nga ba? Gustong ano, naiiwanan niya yung 99? Hindi, meron siya pinopoint dito. At ang point dito, number 3, priority in soul winning, ayaw ng Diyos ng mawalan. Ganun lang ang simple. So kung tayo ayaw nating mawalan sa nature natin, ayaw nating mawalan, mas malakas na ano daw yun,
motivation sa atin. Diba, kanina nabanggit ko sa game, saka doon sa binibentahan ka, mas ayaw mong mawalan. Mas malakas na motivation yun. Lalo ang Diyos pala. Lalo pag pinag-uusapan ay kaluluwa. For example, ganito naman, kaligtasan. Pag may ginawa ko isang bagay, either may maligtas na isa or may mawalang isa. So, ano mas pipiliin ko doon? Ano yung mas magmamotivate sa akin? Yung mawala. So, mas iiwasan ko mawala kasi dyan eh. Amen? Yung isang maliligtas, minsan, ay, baka hindi ka pa sigurado or what, ganun po yung pinaka-idea dito. Kaya, priority natin ngayon, as all winning, avoidance of the loss. So, for example, kaya lagi sinasabi sa inyo, pag nag-play tayo, mag-soul winning tayo, mag-aakay tayo, unang consideration ko kayo. Diba? Hindi ko yung, oh sige, patayan tayo. Parang isang buong linggo, 8 hours a day. Soul winning tayo ha? Ano? Eh alam, pag ginawa mo yun, mapapagod yung iba, matitiso, at, mawawala lalo. Eh kung may marami naman maliligtas, ayaw mo ba no? Paso? Ayaw ko no. Kung mawawala yung mga, hindi naman di maliligtas, pero kung mawawala naman sila sa paglilingkod. Amen? Kasi in the long run, pag nawala yung mga soul winner mo, lalong mawawala yung mga future na dapat palang maligtas kung mawawala to. Nakuha niyo yun? So yun po yung, kaya nabanggit natin kanina, yung number 4, medyo kasama dun eh. So ang pwento ko lang, kahapon din namin usapan nung Friday pa lang, mga pastor, ganun. Sabi ni pastor, ba't isipin mo yung mga andyan ha? Huwag nang mawawala, matitisod. Kasi kahit pa soul winner ka, ang hirap magdala pa loob. Tapos yung andyan na, mawawala pa. Kaya ang hindi madali magbastong. Napakalaking kawalan kahit isang kaluluwa lang. Amen? Amen? Amen. Sana nakuha natin yung kasi sa number 4, di tayo magtatagal. So number 1, priority is the pure, spiritual purity para sa mga soul winner. Pangatlo, by all cause, sinasabi dito, minibigyan tayo ng clue at least, ayaw nating mawawalan pag andyan na. Hindi sa ayaw natin sa mga natira, pero priority nating ma-recover kung ano man yung nawala. Pero last, ang 15, medyo mahaba, no? Hindi ko na babasahin. Basta ang kwento dito about forgiveness. Meron sinabi dito na, yung ma-restore mo yung kapatid mo, anong gagawin mo pag nagkasala, sabi, patawarin mo. At yung mas mahaba pang kwento dito, yung parable ng isang dalawang servant, yung isang servant nagkautang sa isa, at bandang huli, siya ay pinatawad. Bandang huli yung pinatawad. Meron din nagkautang sa kanya na maliit lang na bagay. Hindi niya pinatawad. Alam niyo na yan, di ba? So bandang huli, naawala, naasar yung isa. Hindi ka nagpatawad, pinatawad kita ng malaki. Ngayon, lalong kinulong. Kaya pinaka last din sabi, so likewise shall my heavenly Father also unto you, if you, your heart, from your hearts, forgive not everyone is brother in trespass. Anong pinagka inalaman natin sa kaligtasan? Ganun din. Pag ikaw, minsan, soul winner ka, tapos meron kang bitterness, kunwari, galit ka sa mga, kunwari, nabasted ka ng 5 beses. Hindi na gusto soul winner, mga lalaki na soul winner ko, kasi mga babae, ganyan yan. O kaya, o kaya, yung mga mahirap, sabi natin, i-prioritize yung mga mahirap, eh, may past ka na sa mga mahirap, for example, eh, mga loko-loko yan, niloko na ako nun eh. Dadamay mo ba iba? Kasi hindi ka nagpatawad. Ang laking word niya ang pagpapatawad sa kaligtasan. Kailangan mo ang alaman yan. Gawin, i-practice, paulit-ulit. Dapat yung offense sa'yo, ano mo yan, kaya mong i-deal. Hindi ikaw ang tinagtatanim ng sama ng loob. Amen? Amen. Ulitin ko ha, title natin, To Save the Lost. So yung mga loss na yan, kaya nga loss yan eh. Punong-puno ng kasalanan niya minsan. Hindi na rin sila pinatawad. Kasi galit na rin sa kanila yung iba. Wala na lalo nagbigay sa kanila ng panahon. Ano mangyayari dyan? So again, hindi natin pa-prioritize sila. Pero still, dapat yung forgiveness, parte ng ating buhay yan. Parte yan ng ating pagkatao, karakter. Na alam natin yan na wala, ganun talaga. Nagkakasala ang tao, tayo mismo pinatawad din. Malinaw yan sa kwento natin. Kung pinatawad ka, magpatawad ka rin. Pero pinaka ano ko dito, especially sa mga magkakapatid. Okay? So to save the law, priority soul winning, the pure, the spiritual purity of the soul winner.
para hindi ma-lose yung dapat, hindi dapat ma-lose. Then avoid the loss, avoidance of loss, and then testimony of the soul winners as brethren. Yung kasi ang ano nun eh, yung kwento dito, pag yung so, yung kapatid mo daw nagkasala, sa'yo anong gagawin mo? Imagine mo tayo dito, konti na nga tayo. Tapos ang attitude yung pa, walang pinapatawad, yung utak mo lagi yung sa kasalanan niya, na natagal lang iniwanan, tapos yung pa rin nasa utak mo. Paano ka mag-soul win, paano ka mag-win ang soul ng maluwag sa'yo, na alam mo kung sakaling mapunta sa church siya, tapos ang attitude mo sa kanya, ganun din. Sige nga, magiging maluwag ba yun? Excited ka mag-soul winning? Ah, gusto ko masalahin tayong dumami dito, and then aawayin ko din. Ganun ba yun? Also, alam mo yun, sa puso mo, dadaling ko ba sila sa Panginoon, sa church, kung alam mong labo-labo tayo dito? Sige nga, invite kita sa, ay, magdalang pala, dyan ka na sa, ano, punta ka sa ibang church. Kung hindi ka marunong magpatawad, kaya po yung number 4, testimony of the soul winners as brethren. Priority yan. Ang galing mo magsalita sa labas, in the back of your mind, kung pumunta sa church natin to, matitisod lang to eh. Hindi ka gaganahan. I'm telling you. Kasi ikaw mismo, tapos kala eh, pinag-grupo kayo, kayo magkasama ngayon ha. Diba, ginagawa natin yan no? Eh kunwari, may samaan ng love si Christian tsaka si Rain. Mas magaling ako dito, tapos papartner ako dito. Yung marunong to, yan. Yeah. Magpapagalingan ba? Magiging maayos ba na soul winner kayo? Eh baka yung may kasama akong ganun. Eh, litong-lito yung ano eh. O sige, kausahin po namin. O sige po. Kaso nagpapagalingan nga. Kaya tayo, may rule tayo dito. Pag ikaw yung silent partner, silent ka lang. Silent partner nga eh. Pag tinanong ka, okay. Eto. Gusto ko magsalita eh. Doon ka sa next ano. Hindi ngayon. Kaya yung naranasan ko yun, ganun. Litong-lito yung ano eh. Hindi, ganyan niya. Ah, ganun ba? Bira kayo. Iwanan ko kayo eh. Iwanan kayo nun. Tsaka ikaw rin, ayaw mo na rin ulitin yun. Kasi nga, ganun kayo eh. Okay? So, di pa nga nabanggit dito. Obviously, kailangan rin skills. Hindi natin nabanggit dito ha. Pero kung nakita ko lang kasi dito, dito binanggit yung second part eh, yung katumbas ng kanina sa Luke. Dito naman, ganun din, sabi dito, for the Son of Man is come to save and to save which is as lost. So na, yes, nawala yan, ngayon, diligtas yan, impyerno yan dapat, pero hinahanap nga na Diyos, gustong iligtas. Tapos tayo naman, ano, hindi natin alam yung priority natin. Hindi, gusto ko magsalita, gusto ko makapoints ngayon eh, di ba? Ilan ang soloing? Ako po, 5! Ah, 5 ako. Ikaw, 4 lang. Iniisip mo ba yun? Priority mo ba yun na makarami? Ako nga minsan, ako yung konti eh. Pero okay lang kasi ganun eh. Tsaka minsan, yung na-tsempo ka sa taong medyo mahirap. Di ba? Mahirap i-win. Pero alam ka naman, isuko mo yun. Ayoko na nga sa'yo. Hanap ako marami. Andun ka na eh. Inarul lang soloing. Pag andyan ka na, andyan na yun. Di mo alam, baka i-reject ka doon, di lalo kang paikot-ikot dyan. So pag kinausap ka na, talagang ibuhos mo yun, kahit makasiro ka ngayon, sinubukan mo. Amen? Handaan yan. Hindi natin priority yung payabangan, papogi yan. Hindi natin priority. Ang priority natin, number one, the pure. So lagi kayo may paglalagyan, mga bata, mga nag-uumpisa pa lang. Ang dami dyan, salamat sa Diyos. Pwede yan, titigas naman ang ulo dito sa, di ba, nanasan nyo dito sa, ano, titigas ng ulo ng ano dyan. Dahil kasi kulto dyan sa ano eh. Saan yan, dito? C6. Yung compound doon. Armpack. Bira, ano ba meron dito? Isip-isip ko lang. Meron pa rin, pero may something talaga doon eh. Di, lipat tayo sa iba. Amen? Hindi mo kailangan ma-stuck doon. Kasi ang kaluluwa ay kaluluwa. Kung 100 yan, anong pinagkaiba ng isa sa isa? Yung isa mahirap, yung isa madaling i-win. Sino unahin mo? O at least makaisa ka na. Kung may time ka pa, bigyan ang pagkakataon ng Panginoon, sige, deal mo yung isa. Unahin mo yung priority mo. Amen? The pure, number one. Pangalawa, ikaw naman, mag-spiritual maturity. Okay? Priority mo yan. Kaysa naman,
Nakakita na ba kayo nung, kasi may kilala akong ganyan na talagang puro debate ang gusto eh. So in a way, gusto ko yung kasi gusto ko yung katotohanan, gusto kong matuto. Pero pag medyo toxic na kasi yung dating ng iba na puro gusto, negative ang pag-uusapan eh. Nakaka-ano naman. Kilala akong ganyan, may natutunan lang na konti, meron naman talaga. Tama naman siya, doon lang sa topic na yun, tama siya. Ang problema, gusto niya laging yun ang pag-usapan. Ito lagi ah. Eh yung iba, hindi panda doon. Either natisod sila doon, o in a whatever reason, hindi sila maka, hindi na maintindihan sa ngayon. Doon ka na lang mag-focus. Matotoxic sa yun. Hindi yun ang priority natin. Amen? Dahil mawawala sa yun, hindi naman kailangan. Ulitin ka, the pure spiritual purity, avoidance of loss, and then, last, testimony of the soul winners as brethren. Okay, yung kaninang nauna, 15 to 18, ayan po yung interpersonal problem. Dito ko na kabisado yung 18 yung ilang verse lang yun, pero ang sinasabi doon, pag ikaw nawala yung iyong kapatid or nagkaroon kayo ng rift, no? Mag-aaway, ayusin muna yun. Ang hirap nung magkakaaway kayo, magsama kayo soul winning. Nagsisikuhan pa kayo dun. Nakahit siya, yung music niya, minsan kaya feeling, hindi ganyan, ganito. Subukan niyo muna magkaisa para magandang pakinggan. May pag-usapan yung technicality na dapat ganyan, dapat ganun. Amen? Priority. Avoidance of loss. Dapat naintindihan natin na ayaw ng Diyos nung may mawawala pa, lalo either ligtas na. Hindi na mapunta sa impyerno yun, pero at least hindi dapat mawala as in sa paglilingkod. Amen? And then testimony natin. Priority natin yan. And then yung last pala doon, yung kanina, point ko sa 4, una, in dealing with interpersonal problem. Then number 2, understanding of forgiveness is necessary. Kailangan ba sa kaligtasan lalo? Oo. Pag nakikita mo yung win-win mo, parang walang ano sa kasalanan niya, okay lang to. Paano niya malalaman na pinatawad siya ng Diyos? Paano niya ma-appreciate? Tandaan mo yun, kasi kaya iniisa-isa natin, yun, di mo kailangan pukpukin. Basta nakita mo na nakikita niya na hindi gusto ng Diyos yun, pag nakuha niya yun, okay na, move on na. Amen? At yun nga, kaya lalo siyang magiging parte ng kaligtasan niyo, yung pag nalaman niya, pinatawad ako nun, salamat sa Diyos. Amen? Amen? Amen. Forgiveness, priority yan. Dapat maintindihan niya yun. Kaya ngayon, tapusin na natin. Anong gagawin natin? Nakita natin yung priorities? Yun ang unahin natin, kaya nga priority. Yung mga secondary end times, huwag muna pasok yun. Kahit yung mga baklangan, di ba kaya pasok yun eh. Basta depende. Pag na ako, nakikita ko na medyo malambot yung isa dun. Kailangan nilang marinig kasi alam ka namang na siya mismo, bata pa naman. Di ba? Yung kuya nito, matiso data sa akin. Pero yun talaga yun eh. Kailangan sabihin, bata pa naman. So may mili siya ngayon, nandali. Sabi ni Pastor, galit ang Diyos dito. Yun naman totoo. Alam mo, patanggapin mo yun na hindi niya naintindihan yun. Amen? Amen. Yun. So pero, pag tumanggap pa rin, mabaga, nanalo yun. Parang isang nasyarang mo doon sa kiss circle. Ganun eh. Medyo malambot. Sinabi ko yung dapat niya, eh, nagpatuloy pa rin. Ibig sabihin, at least hindi siya nagwala, di ba? Kasi pag nagwala yun, ayaw niya sa sinasabi ko, ayoko rin sa kanya. Di, sumali siya. Priorities in soul winning. So yun na, let us have and uphold the right priorities. Let's go soul winning. Amen? Amen. Amen, yun na yun. Let's pray. Again, nasabi dito, ang Panginoon ay napunta dito para iligtas sa mga nawawala. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita. Again, we pray na kayo po ay bigyan niyo ng kabag, Panginoon. Mga hindi paligtas, Panginoon, kausapin niyo rin po, Lord, sila at least para sila po ay makonvict sa kasalanan. At pag time na kami po naman ay i-allow niyo, Panginoon, sila ay masiran. Ano, maalala po nila na kailangan din nila kaligtas. At Panginoon, kami naman po, gamitin niyo rin naman yung mga priority na malaman na yung priority namin, Panginoon. Even sa oras, Panginoon, di nabanggit kanina, but alam na po namin to, minsan may hindi naman kami patayan sa bugbogan sa soul winning, sakto lang may certain time and day
schedule, may special day din, Panginoon, but I pray, naintindihan namin ang kahalagaan nito, prioritize namin ito, Panginoon, ano man yung timbangin namin, kung ano ba yung gagawin namin kung di kami kasama sa soul winning, sa church. Naintindihan namin na wala nang halaga paminsan dito, Lord. Importante rin namin physical, but kami po ay iiwanan namin ito lahat. So, naintindihan namin na at least, Panginoon, mga tao maligtas muna. Kung mapunta sila sa church, salamat din. Para sa kanila rin yun. At sa amin dun, I pray na kayo po ay natulong sa amin yung mga nagdi-desire, Panginoon, maging soul winners. Nag-uumpisa na, iba naman ay kulang sa commitments, pag-ibig, at sa isa po, vision, Panginoon. Natulong kayo po bawat isa sa amin na kami po yung ma-enable, Panginoon, sa skills, sa knowledge, Panginoon, ganda sa time, constraint, aking pag-aaral, trabaho, Panginoon. So, kailangan po, Lord, again, as a church, ito pong panawagan namin sa inyo, Panginoon, panalangin, gabayin yung bawat isa sa taon na ito, Lord, ma-divide kami. So, divide naman na, yung iba naman, madagdagan pa kami ng mga better soul winners, matuto, mga mahal sa mga kaluluwa. Kailangan po, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.